kahit saan. Anib ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD? Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Aguila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kasama't kapiling kita. Laging may bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, nasa ka na, aking padarama. Sing ganda, darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, panglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailan man o nasan kamay kita. Sa pamumulila'y laging iniisip na hangat naghihintay ka. Nung sa aking puso'y agad naglalaho dahil alam kong nang magandang gabi! Hi! Kumusta po kayo? Ito si Tita Lou Medina. Hello sa mga taga-Taiwan na nanonood ngayon sa ating website www.gabaynongofw.com. Meron tayong makakasama tonight.
hinatak ko at sana maging regular na. Hanggang tulad si Jonas. Si Jonas kasi next week pa eh. Si Kuya Bay Hilario, ito po si Tita Lumidina. Magandang gabi. Kumusta na, Bay? Ito magandang gabi sa iyo, Lu. At magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. I'm sure marami ka masishare ng mga experiences mo kasi lakbatsero ka rin. Ano? Hindi, at tsaka may araw ka ng travel agency. Nung diba? Araw kasi... Ano ba travel agency mo? Sabi mo na, free vlogging. Oo. Si Bayani, Philquest mag- Adventures and Travel. Ano-ano, Phil Travel? Philquest. Philquest. Mm. Yan. Okay na rin, parang Philquest. O nga, no? Pero alam mo, nung may araw... Meron ba fly now, pay later? Alam mo, nung araw, Lu, limang taon ako sa Saudi. Ay, OFW ka pala, original. Oo, original. That was from 1986 to 1990. Ay, masasagot mo to. Oo. O, ito ang tanong niya, oh, ito, ito masasagot mo, meron tayong problema tungkol sa Saudi. Yung hindi siya makalabas kasi wala siyang ikama, nag-expire ang contract. Yan, okay, yes, mamaya masagutin. Mabuhati ka na muna sa mga OFW na nakikinig at nanonood. Hi, ito sa mga OFW na nahandyan pa rin sa Saudi at sa ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa inyo. Oo, siyempre sa ating, maraming salamat sa ating executive producer. Dito ka, para makita ka sa camera. Si Miss Beautiful, Marian Rivera ng DCEC. Halika, dito ka, dito ka. Dito ka, dito ka. Kakusapin natin mamaya ang Dolly spokesperson dahil nga sa nangyaring freeze hiring sa Taiwan, di ba? Buka nung pangyari sa... Walang kakwenta-kwentang pangyari. Walang kakwenta-kwentang pangyari. Very sad yung ano. Oo nga, na maraming naapektuhan. So, anong plano ngayon ng Dole dyan? Ang sabi nila, bumalik at mag-business. Paano mag-business kung wala ka namang puhunan? Di ba? Madaling sabihin yun eh. Pero, liban na lang, kung siguro, kung makapagbibigay ng assistance, financial assistance, ang OWA. Utang yun eh, may interest din mo. Oo, pero kaya lang, alam mo kasi pag ninegosyo ngayon, hihingan kanila ng feasibility studies, yung lahat ng mechanics ng negosyo mo, ibipresenta mo. Hindi ganun kadali yung mga utang. Dami yung paggagawin. Eh, kasi baka mamaya talunin ka lang ng interest. Oo, hindi lang yun. Kung di ka handa, o baka nagaya ka lang. So, ang sabi ng gobyerno natin, search for jobs elsewhere. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pero may nagsabi kanina, pupunta siya ng Canada? Ano ba? May bago requirement kayo pagpunta ng Canada. Kailangan magaling ka sa English. Ah, yung IELTS. Nire-require ang IELTS yan. Kahit sa Australia. Fluent ka sa English. Yan ang bagong requirement. Di ka yung International residency. English Language. Kaya kayo mag-practice ka na. Nosebleed doon. hindi lang yun, Lu. Ang mahal ng IELTS. IELTS, para ka ng nurse. Di ba mahirap? Mahirap. Dapat ka mahal noon. Tapos i-examine ka pa. Oo. Ay, di ba? No, English speaking room yun. Punin lang kay Tagalog eh. Nire-require na kasi ngayon yun eh. Kasi, kahit sa Australia, nire-require na rin yun. Kasi may mga taong magaling magsulat ng English, pero hindi sila magaling magsalita. Hindi meron sila conversationalist. Pero hindi sila marunong. Mahina naman sa pagsusulat. Huwag mo sasabihin. Basta mamaya turuan kita. Joke lang. Hoy, bago tayo magpatuloy, ano, makakasama natin mamaya si Miss Susie Bugante, SSS Vice President for Public Affairs and Special Events. Pero bago yan, ang ating Forex. Ang US dollar is 43.31 na naman, no? Ang Hong Kong 5.57. Yan, ang Singapore dollar o Sing dollar. Ang dati 32 lang to, ngayon 34 na. Di ba ibig sabihin, mas paborito sa ano? Alam mo kasi, pagkaiko naman na doon sa ano, nagpunta ka ron, ang laki naman ng gastos mo. Oo nga, po imumultiply mo pa. Australia, 39.66. Ang Canada is 41.94. New Zealand, 34.28. Parang sing dollar. Itong ano, UK pound. Yan, ang baksik nito, no? Baksik, no? 66 pesos and 23 centavos. Kaya marami nagpupunta dyan. Pero ang sabi nila, mahal din ang bilihin dyan. Mahal ang bilihin dyan. Pareho rin. O sa United Kingdom. Oo, pareho rin. Liban na lang, kung makakaipon ka, ipapadala mo rito. Oo. At iipunin mo, gagastos mo in terms of pesos, okay lang. Oo nga, huwag ka na lumabas. Huwag ka na lumabas. Ang yen. 0.431. UAE, 11.77. Saudi Riyal. 11.53. Dati alam mo, 7 lang ito nung araw. Ay, tumas na. Hindi mas maganda. Oo. Ang euro is 57.103. So, UK pound pa rin ako. Ang Thai baht is 1.39. Ang baht eh. Dati parehas lang ang pisa yung baht eh. Ngayon,
mas mataas na bat. Uy, tuwagin na natin si Nikon Fameronag. Bakilala niyo na papanood niyo sa TV. Siya ang Dolex spokesperson dahil ang lola niya, si Secretary Baldos, alam mo na ganitong oras, inaantok niya ang lola mo. Kaya si Secretary Baldos, tuwagin na natin si Nikon Fameronag. Ano ba talaga ang balak ng gobyerno sa mga na-display sa OFWs, yung nagplano na nag-resign na magbayad na ng placement fee tapos hindi makaalis. Yung iba naman nandun, hindi na mararenew ang kontrata. Sila ba'y ready? Sila ba'y ready para sa nangyaring insidente na pero alam mo, meron pagsik akong, ng desisyon na yan? Ah. Pero alam mo, may kinausap ako doon. Diyan naman daw sa Taiwan ay kumbaga isang barangay o isang town lang yung apektado ng pangyayari dito sa Pilipinas. Doon naman sa ibang mga lugar, hindi nila alintana yung nangyari. Kaya marami pa rin tayong mga kababayan doon. Narinyo pa rin ang kontrata. O, sige, tanungin natin sa Dole, ang spokesperson. Ang napakasipag, alas 8 na. Alas 8 na, nandyan pa sa opisina ng Department of Labor and Employment. Dahil ang kanyang boss na si Secretary Baldos, siyempre, medyo masakit ang mga rayuman na ganito. Joke na. 11 minutes after 8 o'clock, nasa line na natin si Dole spokesperson Nikon Fameronag. Ano ba ang balak ng gobyerno sa mga displaced OFWs from Taiwan? Magandang gabi, Nikon! Magandang gabi! Hello! Hi! Ito si Tita Lou Medina with Bay Hilario. Kakausapin natin ang Department of Labor and Employment. Ilan bang OFWs ang napauwi mula nung May of this year? Ang sabi sa report ng MECO, 10,000 yung OFWs. At syempre, itong report na to, kailangan natin i-verify sa Dole kung ito ba ay totoo. At alam nyo ba na ang Taiwan ay nagde-deploy pa lang POEA sa Taiwan ng average of 2,000 to 2,500 a month. Oo. Parang totoo yung sinasabi nila. O, nasa line na siya. Hi, Nikon! Magandang gabi! Welcome sa gabay ng OFW. Kasama natin si Bay. Magandang gabi, boss! Hi, Bay! Hi, Bay! Malapit na. Ay, Nikon! Ang alas 8 na, nandiyan ka pa sa opisina ng Dole. Sipag mo naman. Tapos lamang namin training ng mga officials ng Bureau of Workers with Special Concern. Kasi alam mo, ang mga pangunahing thrust ngayon ng administrasyon pagkatapos ng zona ng presidente ay yung pagbibigay naman ng protection sa informal sector workers. Informal sector workers, yung minsan may trabaho, minsan wala, ganon? Yan, yung mga vendors, yung mga fisherfolk, mga farmers na seasonal ang trabaho. Yan yung mga self-employed. Yan yung mga vulnerable groups na hindi nabibiyaya ng social protection katulad ng SSS, pag-ibig, civil. So, meron tayong social protection floor na binatawag. Ito yung minimum guarantees kung paano sila makaka-access sa mga social protection benefits ng gobyerno. So, yun ang naasikaso natin. Okay, mapunta naman tayo sa mga OFWs. Yung pinag-uusapan namin dito ni Bay, yung anong plano ng Dole sa mga mapapauwing OFWs from Taiwan o hindi nakaalis o yung, alam mo na, sa nangyaring insidente? Yung unang lumabas yung balita na yan na may hiring freeze sa Taiwan. Ang unang na-apektuhan doon ay yung mga OFW na nagbabakasyon na namimigo na sa Pilipinas. Na gusto nang bumalik doon sa Taiwan na hindi makakabalik. Dahil nag-slow down yung visa issuance ng Taiwan. So, yung sinasabi ng mga report na 10,000 ka agad ang umuwi ay mukhang malayo sa katotohanan. So ano? Sapagkat katulad na ng sabi mo, ang average na deployment ng PUE sa Taiwan ay 2,000 to 2,500 a month. So kung bibilangin din Mayo, na Mayo 17 kasi pumutok yung issue na yan. Mayo ninyo, so mga 5,000 girls ang hindi nakapunta sa Taiwan. Ito yung mga bagong deployment or returning workers.
At ng subsequent weeks, makalipas yung ilang mga linggo, mayroon namang balita sa iyong natangita. Nabasa na, ilumabasa rin ito sa mga pahayag ng sobyaryo sa TV at saka sa radyo na nagsasabing patuloy naman ang issuance ng visa ng Taiwan kaya nang slow down. So, ngayon, ang tanong, yung tanong mo, ano ba ang balak ng gobyerno sa mga prospective OFWs ng Taiwan, sa mga workers sa Taiwan na kapag nagtapos ang kontrata ay umuwi at hindi na makasabalik, at saka yung mga workers na nandito na may kontrata doon na nagbakasyon lang at gustong bumalik. So, ganun ang pag-analisa ng problema. Ang unang hakbang na ginawa ng Department of Labor and Employment ay re-activate yung OFW Taiwan Help Desk sa PAA. At si Administrator Hans Katinaka ang siyang nagdatag nito, composite po nito ng OWA at saka PAA, at naglalayon ito na tumugon dun sa nagsala sa labat ng mga katanungan ukol sa sitwasyon sa Taiwan. Okay. Ano ba ang programang makalaan ng gobyerno ukol sa mga OFWs? Una, pag-uwi ng isang OFW galing sa Taiwan o galing saan mang bansa o saan naroon ang mga OFW, dalawang track ang kanilang claim patunguhan. Una, yung local employment, kung hindi na sila makakabalik. At saka yung overseas employment sa bansa na hindi din sa kanilang pinanggalingan. Kung ang kanilang track na pipiliin si Simoneto, kung ang kanilang track ay mag-employ sa lokal na merkado, natanganda ang Department of Labor and Employment na tulungan silang makakita ng trabaho sa lokal na ekonomiya sapagkat naroon ang mga bakanting trabaho at sa talagang pala mag-qualify sila dahil may mga karanasan na sila dahil galing sila sa abroad at baka may magdala pa silang mga bagong katayuan ng skills. Kung overseas naman, hindi natin sila i-return sa bansang kanilang pinanggalingan kundi sa ibang bansa na mayroong job order at PAA at mayroong verified job order at dadaan sa proseso legal upang hindi na sila matariwara. So, yun yung employment track. Ngayon, kung ang isang OFW na galing sa Taiwan ay gustong bumalik at hindi na makabalik at ang kanyang pinuling track ay mag-enterprise, mag-negosyo, ang Department of Labor and Employment at saka ang Department of Agriculture ay merong nakahandang 37 agribusiness modules ng mga negosyo na pwede nang pasukan ng isang OFW na may naipon at gustong mag-negosyo, agribusiness nga lamang. Pero itong modules na ito nyo ay buong-buo na. Ibig sabihin, meron ng merkado, meron ng technical assistance, meron ng marketing, meron ng technical services, at ready to roll itong mga negosyo na ito. At ito yung ipinamot ni Secretary Alcala at ni Secretary Bagos noong nakaraang buwan nang sila ay pumunta sa Italy kung saan naapektuhan ang mga OFW gaya ng economic crisis na nagaganap sa Europe. Ngayon, kung hindi makasapat ang kapital ng isang OFW sa negosyo ka ng napili, yung reintegration program ng gobyerno ay handa na magpautang ng kapital na pambili ng equipment o kaya itong pungunan para sa negosyong napili ng OFW. At kahapon ay nakipagpulong uli si Secretary Alcala at saka si Secretary Bagos sa Land Bank official at doon ay pinag-usapan kung paano ang higit na mapapadali ang pag-release ng pondo na pautang
sa mga OFW yung gustong magnegosyo. Ang tanong, saan sila tatawag para makapag-inquire dito sa sinasabi mong partnership ng DOLE with Alcala, Department of Agriculture ba ito? Oo. Department of Agriculture. Dito sa National Integration Center for OFWs, no, malapit sa opisina ng DOLE sa Intramuros, nandiyan yung office ng National Reintegration Center for OFWs. Dahil yung pagkailan ay merong requirement na kailangan silang mag-training ng entrepreneurship para talagang may armas sila sa kanilang pagninegosyo. So free training ito, libre? Libre yung training. Kung pa nga ituro kung paano ang pagpapatakbo ng isang negosyo, at kailangan, pagkatapos na makapag-training sila, i-issuehan sila ng certificate ng OWA na sila ay nag-training, at saka certificate na sila ay member ng OWA, at doon, dadali nila yung kanilang certification sa land bank, at titingnan ang kanilang plano sa negosyo, yung mga requirements na katulad nga ng sabi ko, pinag-usapan kahapon kung paano pa mapapaitri at mapapabilis. Ang isa sa mga kasunduan kahapon nyo ay ang Department of Agriculture at saka Department of Labor and Employment at saka Land Bank ay magtatatag ng isang project monitoring office sa Land Bank mismo dito sa Maynila upang doon pumunta ang mga OFW na gustong mangutang para sa reintegration program. Oo, sana, Nikon, wag masyadong mahirap yung pagpapautang, wala masyadong hindi, tsaka yung matagal. Yung training, gano'ng tumatagal ang training, sapagkat yung mga OFWs, hindi natin maasahan na sanay na sila sa ganyang uri ng pagnenegosyo. Oo nga. Opo. Para hindi pumalpak. Kaya nga po, may training upang malaman natin mula sa OFW kung ano yung kanyang kahinaan at saka kung ano yung kanyang lakas para matagbagan ng training. 5 araw po yun. Ah, 5 araw yun. Okay, ako na magbibigay ng hotline. Itong hotline ng NRCO, ito, nakuha ko yung number, National Reintegration Center hotline. Sa mga nanonood, nakikinig sa ating website, 526-2633. Yan ha. Or 526-2392. Kung kayo nasa abroad, dial nyo muna 632-526-2633. Or kapag may pamilya kayo rito sa Pilipinas, i-dial lamang po yung number na sinabi ko, NRCO 526-2633. Kaugnay ng sinasabi ni DOLE spokesperson Nikon Fameronag. Sana, Nikon, mag-live kami isang dito, gawin natin isang oras yung discussion with land bank personnel, people. Meron lang akong gustong idagdag, ano? O, sige. Ang isang OFW na gustong magnegosyo na nagtatrabaho sa ibang bansa, halimbawa sa Saudi Arabia, ay hindi kinakailangan umuwi kung ayaw niyang umuwi. Yung kanyang pamilya o pinagkakatiwalaan ay pwedeng mag-represent sa kanya sa kanyang pangungutang sa land bank. Ah, of course, oh. Kailangan lang ng SPA. Pangalawa, dahil yung 37 agribusiness modules ng Department of Agriculture ay sinasabi ng ilan na baka hindi ito ang gustong negosyo ng OFW. Ngayon po ay magpapartner naman po ang DOLE sa DOST. At actually, inutusan na ni Kalihim Baldo si Resto de la Puente na siyang executive director ng NRCO na makipag-ugnayan na sa DOST dahil dun sa kanilang set-up program para naman kung may mga OFW na ang gustong negosyo ay may kinalaman sa IT o technology or manufacturing, matutulungan sila ng DOST at saka DOLE. Last week, pumunta si Kalihim Baldo doon sa malapit sa inyo dyan. Yung ito sa UP Techno Hub. Ah, okay. Malapit nga dito yan. Oo. Yung UP Techno Hub, sipag na lola mo. May mga start-up facilities. Kasi iniisip natin baka may mga OFW galing sa Taiwan dahil ang trabaho dyan ay manufacturing. At mahilig sa technology. Baka may mga OFW from Taiwan na gustong magnegosyo ng mga start-up businesses. Inaalam na ng Department of Labor kung paano sila matutulungan at by also by next week ang pupuntahan naman
natin ay yung take to have ng DOAC at saka May tanong ako. Region Authority of PESA. Nicole, may tanong ako. Friend ko kasi si Nikon, kaya tawag ko Nikon na lang. Paano kung ayaw nila magnegosyo or magstay sa Pilipinas? Gusto nila magtrabaho sa ibang bansa like Saudi, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain. Paano sila tutulungan? Binanggit na nga natin yung kanina, no? For example, yung mga taga-Taiwan, no? Oo. Merong parang survey ang ating labor attaché sa Taiwan, si labor representative Ray Conferino. Ah, yes, Kuya Ray. Ang report niya, ang mga OFW sa Taiwan ay kung umuwi sa Pilipinas at gustong magtrabaho sa ibang bansa, ang gusto nila ay Canada, New Zealand, Australia. Oh, so paano sila matutulungan? Ang PUA na i-refer sila ng mga bakanteng trabaho sa mga bansang natural. Nang walang placement fee? Ay, wala naman talagang placement fee ni ang Canada. Ang Canada at saka yung Australia, meron lang mga i-require silang mga requirements lang na kailangan nilang mapunuan. So, yun. Yung track ng employment sa ibang bansa, yung track ng employment sa ibang bansa, handa at PUA na tulungan ang mga OFW na uuwi at ayaw nang bumalik din sa bansang kanilang pinanggalingan doon. Okay, that's good news. Pero talaga nabigla yung mga OFW sa nangyari. Mamaya babasahin namin yung kanilang mga reaksyon kasi tinanong ko sila sa Facebook. Sabi ko, ano ngayon ang balak nyo pagkatapos na hindi makabalik o hindi makapag-renew ng kontrata? Anong balak pagkatapos ng kontrato o pagkatapos ng insidenteng? Marami talaga na apektuhan. Maraming salamat, Nico. Next time, magpunta ka naman dito. Lagi ka nasa kabila eh. Selos na me. Maraming salamat. Mag-indicating natin yan. Kasi alam mo naman na medyo ang Intramuros ay layo. Nasa dulong bahagi ng inyong impiran. Kaya nga. At napakadalas din ang mga kulinaryo din lang sa opisina. At kadalasan nga dito na ako pinupuntahan ang mga gustong malaman ang nangyayari sa Department of Labor. Kaya ano, at sisikapin natin yan. Ay, gusto ko mapanood ka nila kasi meron kaming archive broadcast sa aming website. O, try mo lang, marami ako dun. www.gabaynangofw.com para makilala ka ng mga taga-Taiwan yung kagwapuhan mo mapanood sa ating website. Maraming salamat! Medyo biti yung ating discussion pero maganda na rin yung sinabi mo na ready pala ang DOLE para tulungan yung mga displaced OFWs from Taiwan. Maraming salamat, Nikon! Maraming salamat, Nikon! Ingat! Mabuhay ka! Happy weekend! Yes, happy weekend! Ano ba? Basahin mo naman yun. Maganda yung sinabi na yun. Already. Tsaka yung mga planong tulungan ng ating mga may partnership OFW, pala. Yung mga nadi-displaced. Pero yung sinabi niya na i-refer para makapunta ng Australia. Alam mo kasi, sa Australia ngayon, napakabigat ng requirements. Hindi ka humihingi ng placement. For OFW. Pero napakabigat ng requirement. Australian government will require you to study in Australia para mabigyan ka ng talagang permanent residency. Ay, paano kung worker lang? Hindi. Mapakabigat ng laban doon. Oh, may racial discrimination. To die. Today is to yun. Die. Okay. Hoy, mamaya sabihin natin kung ano yung... Ito interesado na kailangan daw magaling mag-English kung bago ko makapunta sa Canada. Ay, ang Australia, nag-re-require sa anang IELTS. Before you can enter Australia. Ay, commercial naman na sabi ni Jim. Oo, andal-dal natin, no? Kaya misa, gusto ko mag-isa na lang ako. Okay, 8:29, susunod na po si Miss Susie Bugante ng SSS. Makalipas ng ilang paalala, maraming salamat sa SSS. Edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Pabili! Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD? Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage.
Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Sarap ng ngiti, kundi kabungi. Teeth floss. Ayaw ng tinga. Yes. Ayaw ng bulok. Yes. Ayaw ng bungi. Yes. Ayaw ng pustiso. Teeth floss mo. Laging malinis bawat pagitan ng ngipin. Life is sweet with teeth complete. Teeth floss. 8:30 ang ating oras. Time check brought to you by SSS OFW. Believe kami sa inyo. Nasa line na si Ms. Susie Bugante, ang Vice President for Public Affairs and Special Events. Magandang gabi, Ms. Susie. Kasama natin si Bay Hilario dito pa rin sa programang Gabay ng OFW. Magandang gabi. Yes, good evening, Lou at si Bay. Bye. Si Bay. Yes. Goodbye. Good evening. Okay, Ms. Sue. Marami tayong mga text inquiries mula sa ating OFW, no? Umpisahan na natin para makarami tayo. From Rina, ito galing ng Singapore. Si Rina po ito ng Singapore. Ask ko lang kung paano ang pagbabayad sa kasambahay kasi yung yaya ng anak ko, 3 years na sa amin. Gusto ko sana siya mag-member ng SSS. Pero ang balita ko, kailangan kong bayaran lahat mula nung siya ay nagsimula 3 years ago. Pwede bang, medyo mahal po yata yun, pwede bang mag-start na lang muna for this year? Yun ang problema. 3 years daw ba ang babayaran niya agad-agad? Pwede naman siya magbayad ng installment. Kung hindi nahirapan siya magbayad ng buong amount, pwede siya mag-apply ng installment lang. So, ang suggestion ko, mag-register muna siya bilang employer, tapos later on, i-report na yung kanyang katulong. Tapos, umpisan mo na lang bayaran itong effective June, halimbawa, kasi yun yung start ng kasambahay law. Tapos, yung dating panahon, bayaran na lang niya in installment. Ah, so di ba, Ms. Susie, marami ito rin talaga yung nagsasabi na mahal yata yan, kasi retroactive pala yun. Retroactive pala yun. So, pwede naman palang so, installment. Three years ago, di ba, so, nahaya niya yung katulong niya 3 years ago. Ganun nga po kasi dati ng COVID ang mga house helper. So, pwede niya bayaran yung installment. Pwede naman pala eh. Bye, yung susunod. Apo, ito po ay nag-inquire tungkol dito Taiwan sa... Galing naman sa Taiwan. Nakaregister daw siya sa SSS 2001. Pero naiwala niya yung SSS card niya. Yung ID. Mm-hmm. At hindi rin niya alam ang kanyang number. Kailangan daw po niya mag-apply ng panibago o hindi na? Ano po ang mga dapat dalhin? Hindi na kailangan magkuha ng panibago. Pwede siyang mag-request ng retrieval ng kanyang SSS number. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Pilipinas sa siya. Sa Taiwan. Nasa Taiwan siya. So, ang gawin po niya, ang suggestion ko sa kanya, sumulat muna siya sa aming member relations department. Ang email address ay member_relations@sss.gov.ph. Ulitin natin. member_relations@sss.gov.ph. Pwede siyang sumulat doon at magtanong siya kung paano ba niya makuha yung kanyang SS number. Ibigay niya yung kanyang kabuuang pangalan pati yung date of birth niya. Okay. Ito naman from Freddy Gonzalo. May Facebook ba ang SSS at may sasagot ba sa tanong namin kasi busy po ako sa trabaho. Paano ko po malalaman kung magkano ang dapat kong bayaran? Depende po ba ito sa salary? Ang misis ko po ang OFW at gusto sana niyang ipagpatuloy ito. Nasa Singapore po siya. Automatic ba na ako ang kanyang beneficiary? Wala po kasi kaming anak pa. Yun, si Mister ang nagtatanong. So,
Although yung ano, yung tungkol doon sa Facebook, meron po kaming Facebook page. Mm-hmm. So hanapin lang po ninyo, i-search nyo Philippine Social Security System. Mm-hmm. At i-like nyo po 'yon. So kung meron mo kayong mga katanungan, pwede mo nyo itanong doon at may sasagot naman ho sa inyo. Ah, malaking tulong, ano, yung Facebook. Kasi maraming OFWs ang baliw na baliw sa Facebook. Hindi lang OFW baliw. Pateko. Oo. At isa pa, meron din po kaming call center na 24 hours po yan. Oh. Kaya lang, sa ngayon, wala po kaming toll-free number pa. So, kung tatawag po sila long distance po yun, ang number po ay 920-6446 hanggang 5-5. Mm-hmm. Open po yan 24 hours mula Lunes hanggang sa hanggang Friday. Mhm. Yan. Meron din ba tayong online registration? Uh-huh. Oh, yung tanong din niya, kasi sabi niya, automatic ba na siya ang magiging beneficiary bilang legitimate spouse? Opo, siya po ang primary beneficiary. So, wala po silang mga anak. Okay lang din po yun. Siya pa rin po ang magiging primary beneficiary. At ang tanong niya, kung magkano ba, magkano bang hindi niya, sakayin po yun sa sinusweldo. So usually pagka OFW, hindi po bababa ng 5,000 salary credit. At usually po yan, maximum salary credit po sila. Mm-hmm. Isa pa ho. Nakalagay dito, Tito Lu, Angeline po ito, isa sa mga listeners nyo. Nasa bakasyon po ako ngayon at gusto ko sana mag-file ng loan para ma-repair ang bahay namin bago ako bumalik sa Taiwan. Ano po ang mga requirements sa pag-apply at magkano po pwede namin ma-loan? Natagal po ba ang processing? House repair. Mm-hmm. Yan. Oo, yung sa house repair, direct po yan eh. Direct yan sa amin. So, dito po yan sa main office. At ang kailangan po kasi, yung titulo ng lupa ninyo ay hawak nyo, wala ko kayong ibang loan. So, oo, kasi parang yun ang collateral eh, no? So, isasubmit yung titulo ng lupa sa mga dokumentong kailangan? Yes, i-assign sa SSS yung titulo. Hahawakan po namin yan. Parang yan po yung collateral. Mm-hmm. So, magkano naman ang pwedeng i-loan sa pagre-repair ng bahay? So, ngayon, hindi ko kabisado yung exact amount, ano, kung magkano na. But I'm sure it's higher than 300,000. Kasi noon, 300,000 lang eh. Ay, pwede na yun. Tumaas na. Mm-hmm. Mm-hmm. Pwede na yun. Marami ka na mabre-repair, no? 300,000. Pwede ka lang ang bumili ng bahay doon, eh. Ang laki na nun, oh. Ang laki na nun. Mm-hmm. Okay, meron pa ba yung isa? Miss Susie, meron pa kayong mga... kasi nakita ko sa Facebook ng SSS. Meron din kayong mga video doon na pinapakita yung mga benefits. Tsaka sa diaryo, kalat na kalat yung... Meron din. Yung mga benepisyo. Actually, meron din kaming YouTube channel. Ayun. So, hanapin po nila yung My SSS Philippines sa YouTube. My SSS Philippines. Oo, tuloy-tuloy po yan. My SSS Philippines. At marami po kaming mga naka-upload doon ng mga video, ng mga beneficyo namin, how to apply, mm-hmm. how to apply for sickness, how to apply for maternity, mga mm-hmm. ganon. Mm-hmm. At sa mga broad, sa mga tabloid, marami din dun mismo sa cover. Mm-hmm. Oo, meron mo kaming, yes, makikita mo ninyo yung mga maliliit lang na dog ears ang tawag namin doon. Yes, yan. Okay. Ay, Miss Sue, sana minsan makadalaw ka rito, malapit ka lang. Kumusta ka na? Okay ka na? Much better na ako ngayon, although inuubot pa rin ako. Mm-hmm. Pero mas okay na ho ako ngayon. Thank you. Okay. So ulitin natin sa Facebook, basta ito type lang ang Philippine Social Security System. Yes. Yan. Tapos yung email, member_relation at sss.gov.ph. Uh-huh. Yung hotline? Yung hotline namin, 920-6446 hanggang 5-5. Yun, ulitin ko, 24 hours ito. 920-6446 hanggang 5-5. So, kung tumatawag kayo abroad, 6-3-2 muna. Okay. Maraming salamat, Miss Susie. Maraming salamat. Thank you very much, Lou. Thank you, Maris. Good evening, sir. Enjoy your weekend. Yes, maraming salamat din. Ingat kayo.
Okay, 8:40, si Miss Susie Bugante, Public Affairs Vice President at Special Events. Si Miss Susie, friend ko yan, noon pa. Oo, so hindi, nakautang ka na rin sa SS. Meron. Hindi ako nag-loan. Okay. Babalik po tayo sa programang gabay ng OFW. Pag-usapan natin yung reaction ng mga OFWs from Taiwan, kung anong balak nila. Kasi naghihintay sila ngayon. Yung mga inihintay nila. Ito yung sa Facebook account. Ito yung mga pangalan nila. Uh-huh. Si Lizelle Dura, Sally Reyes, Mary Gay, Beth Bartolo, si Pearly, Mary Ellen, si Jules Domingo, Suset, sa Jul at si Mary Andy. Babasahin pero natin. Narinig naman natin yung mga sinabi ng mga kausap natin. Oo, kung anong balak. Mula sa Dole, kung anong mga plano para sila mabigyan ng assistance. Ito naman reaction ito nila. Naman, ang balak nila. Ang balak nila sa sarili nila. Oo. Okay, babalik po ang programang gabay ng OFW. Wait lang. Kahit saan, anin ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. May bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. Weh, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre! Eh si Aling Guring, nakasali sa sponsored program. Kasali ba? Sinabi mo pa! Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama! Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Sa tindahan. Mmm, suwabi sa pitaka. Isang umaga. Mmm, suwabi ang shave. Smart Eraser. Gusto ko, smart ang man ko. Smart Eraser. Come and get me. Smart Eraser, get one now. Smart eh. Suwabi sa presyo, suwabi ang shave. It's a smart choice. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang gabay ng OFW. Bye, ito yung mga sagot ng mga kababayan natin. Yung mga reaction nila, no? Lalo-lalo na ito si Beth. Ito yung tanong ko eh. At ito, ano ang balak mo ngayon? Di ka na makababalik sa Taiwan pagkatapos ng kontrata. Yan yung mga sinabi. Pero sinabi naman kanina na ikaw rin may sabi na tuloy-tuloy ang processing ng mga visa. At kaya lang medyo bumaga lang. Uh-oh. O ngayon, ang gobyerno naman ay nag-alok ng tulong kung gusto nila magnegosyo. Kung hindi naman sila magnegosyo, gusto magtrabaho sa ibang bansa, i-refer sila sa iba, sa ibang market. Okay. Sana okay yun. Pero ito yung mga yun ang mga iba na ating mga kababayan. Ito yung nag-reaction nila sa mga programa sa ginagawang pagtulong ng gabay ng OFW. Si Shelly Reyes, good evening po Ma'am Lu. Kababalik ko lang po nitong May 21. Sana nga po walang maging problema para makaipon at makapagnegosyo. Yung po siguro ang pinaka sabi niya. Pinakamabuti niyang gawin. God bless. Okay, from Mary Gay. Si Mary Gay galing to ng Canada eh. Good evening. Nice and topic for me naman dahil hindi makakabalik ng Taiwan, apply na lang me sa ibang bansa. Sana pala rin din. Madalas New Zealand or Canada. Mm-hmm. Ito, Kapampangan to. Marunong ka ba magkapampangan? No. Ito si Beth Bartolo. Bartolo. Ayan, haba ng sinabi niya. Ito makata kasi ito babae. Si Beth Bartolo. Oo. Pinupurin niya yung Meko. Oo. Sige, basahin natin. Baka magtampo pag di mo binasa as is. Basahin mo. Haba na, haba. Okay na po. Okay na po to, Miss Lu. Alam namin kung hindi na maayos ang lahat.
ay nakahanda naman kami bagamat totoong may pagbabago, may kalungkutan, ngunit kahit po papaano ay mapaghahandaan na namin. Kumbaga sagal ng sinturon, sagal? Yung ika nga higpit ng sinturon. Makata talaga ito si Beth Bartolo. Kahit papaano yung mapaghahandaan namin, kumbaga sagal ng sinturon, ika nga para kahit papaano may konting puhunan at kung maari lang turuan na ang mga pamilya sa Pilipinas kahit na anong maliit na pagkakakitaan upang sa pagbalik ay may maabutan ng maliit na negosyo. Dahil po sa hirap ng buhay sa atin, sa totoo lang po ang 1,000 parang 100 na lang. Siguro po sa tulad naming may nalalabi pang mga buwan ay nakahanda sa pagbabalik namin. At marahil ito po talaga ang plano ng ating may kapal o may mas magandang naghihintay sa amin sa ating bayan. Mga ba, no? Pero ganun pa man, nananalangin pa rin kami, hindi man po sa mga sarili namin, kundi sa mga kababayan nating magsisimula pa lang mangarap na makapagpundar. Yun. Tama, abutin ng pangarap. Samantala, sabi naman ito si Lisel Dura. Para doon sa kanya, napakahirap po magsalita ng patapos. Pero kung wala na po talaga chance na makabalik dito, mas mabuti pang manatili na lang sa Pilipinas at magsimula ng konting kabuhayan kahit na maliit lang ang puhunan. From Pearly Panlaki, Baluyot. Gandang gabi po, Ate Lu. Itutuloy ko po ang business na gusto ko kahit mag-aral kung kinakailangan para magkaroon ng idea at anong patok sa probinsya. Oh, marami naman, no? Yung agribusiness na sinasabi ni Nikon na with partnership sa DAR. Mm. Samantalang sabi ni Ellen Nisperos, good evening po, Ma'am Lu. Patapos na din ang 12 years ko rito sa Taiwan. Oh, matatapos na po. Kaya di na talaga pwede bumalik. Naghahanda na siyang nasa papasok yung maliit na pwedeng pagkakitaan. Ngayon, meron na siyang inihanda. Kaya maganda rin na nagkaroon ng chance na mag-aral sa binibigay ng TESDA dito sa ating mga OFW. Malaking tulong po yung mga may matututunan kami. Hopefully, makapag-enroll ako sa isa sa mga klase by September para naman may matutunan ako at magkaroon ng idea sa pwedeng pagkakitaan dito sa... Ang TESDA pala, nagpupunta sa abroad para... Yes. Okay. Yung parte na kanilang outreach program. Okay na rin kasi lalo na yung mga walang barkada doon. Oo, no, malilibang ka. Hindi ka ma-homesick. Ma-homesick, di ba? At di na magagastos. Kasi talaga naman pag nasa ibang bansa ka na ma-homesick ka. Ay, naku, sa Facebook wala nang homesick. Ay, ako sa bagay ngayon. Chat. Hindi ka tulad namin nung araw ang pinag-uusapan sa sulat isang buwan. Ay, naku, ang tatay ko. Kasi recorder pa. Pasa-pasa kami magkapatid para punuin yung At budget. At nasa gitna kami nung, alam mo sa Saudi, yung Gasim, Central Region. Kumbaga probinsya yun. Malungkot. Puro farm ang makikita mo. Pero nandun ako sa ospital. At least marami kang nakikita. Mahirap sa kalagayan ng mga nagtatrabaho sa bahay, lalo na kung wala silang makausap, di sila magkaintindihan ng amo. From Jules Domingo, good evening po para sa akin. Apply na lang ako sa ibang bansa, sa Canada po. Yan. From Suset sa Jule, good PM po. Magnegosyo na lang po sa Pinas at pagyamanin ang nakuhang yaman dito sa Taiwan. Ganun pa mang nangyari. Thanks na rin sa bansang Taiwan at unti-unti ko nang natupad ang mga pangarap ko. At nakapag-work ako dito at mag-ipon talaga, pahalagan bawat isang sentimo. Para pag-uwi ng Pilipinas, yun nga. Yun ang talagang dapat. Oo nga, no, kasi maraming OFW talaga hindi masyadong marunong. Alam mo ako, sinuwerte rin ako nung araw Dahil sa 5 taong pagtatrabaho ko ron, pag-uwi ko, tinutulungan ako ng asawa ko, hindi niya ginagasta yung pinapanood. O yun, maganda. After nung buwi ako, binigay sa akin ng passbook, ito, magnegosyo ka. Puno, kumpleto. Hindi niya binawasan. Ayun ang maganda, kasi meron mga talaga world. Alam mo katwira niya? Alam ko, noong kumikita ka pa sa Saudi, hindi pa panahon para gumastos. Ngayon, kung mapapalago mo yan, that is the time. Ay, at least, maganda yung mga yung pamilya. Kasi meron katiwala. Dapat katiwaldas . Meron kasi, hindi na pinigilan yung sarili habang kumikita. Gastos sa mga gastos nila, dito. Oo nga, $40. Walang katapusan . Oo nga. Kala nila forever ang kontrata. At least, maganda yung ginawa ng misis mo. From Mary Andy, hi Ate Lu, na-late na naman ako, kundi na po talaga makakabalik. Wish ko lang na payagan ako mag-aral ng baking sa Ugnayan. Ito yung para Ugnayan Center. Dito sa Taiwan, para may idea naman makapagluto ng tinapay. Gusto ko talaga bakery. Medyo malaki nga lang ang puhunan nito. Kundi man matuloy, baka sa Amerika nang punta ko, sana magdilang anghel ako.
Alam mo kung bakit sa Amerika? Meron siyang boyfriend na American citizen. Nakita ko sa Facebook. Ah, ganon. Kinakantahan, oh. Naharana pa siya. Eh, sa ano naman? Si ano? David. Si Aaron, oh. Ito si Mary Ann, separated housewife. Hindi siya sinuwerte sa una niyang asawa. At yun, meron siyang kachat ngayon. Ay, sana nga, swerte. Sana. Wish ko lang. Kasi maraming ano dun eh. Oh. Oy, meron maraming pa house show. Sana mag-ingat sa paghanap ng mga online lover, mga OFW. Oh, ito, sasagutin naman ito, pero busy si POEA admin. Basahin ko na lang for acknowledgement, no? Ako po yung nag-text sa inyo. Narinig ko po yung taga-POA na administrator yata. Ito po ang problema namin. Nagtatrabaho po ang misal ko sa Saudi at ngayon gusto na pong umuwi kasi medyo masyadong delayed. Ang sweldo? Sweldo! Ay nako, sinabi mo pa. Pwede po ba siyang umuwi muna at bumalik na lang kung okay na ang company? Pero kung mapapayo ko, ha? Talaga nadidelay. Alam mo ba ako, experience ako dyan. 7 months akong delay. Pero at least binigay naman ng pero nung kompleto. Ibigay naman, kompleto. At least, pagkatapos ang regular ka. Na. Oh, ito. Paano ko po matulungan ng Mr. Ko na makuha ang sweldo? Pwede po bang magpatulong sa recruitment agency niya dito? Yun, of course. Mandatory pwede. Naman yun eh. Dapat yung agency tumutulong. Yes, puntahan. Kasi minsan yung mga recruitment agency, pag nakakuha na ng placement fee, napaalis na, nakuha na yung OFW. Pero ayon sa batas, sa kanilang, sa pahintulot sa kanila, sa otoridad na binibigay sa kanila ng gobyerno, monitoring. Nasa pananagutan pa rin nila yun. Ito, si Randy Castro, tawagan na natin. Quincy, waiting na to. Sabi niya, andito po ako sa Pinas, pero may pending case po ako sa Saudi kasi po hindi na ibigay ang bayad ng aking overtime. Ito, ready, naghihintay ito para makausap natin siya. Nasaan na si Quincy Jones? Baka naman po pwede niyo akong tulungan na makuha ko po sa agency ko yung hindi nabayaran na overtime naman to. Kaya lang po ako nakauwi dahil nag-labor po ako sa Saudi. Ito po ang contact number ko. Yan, si Randy. Abangan natin si Randy. Mabuti siguro. Tabagan natin sila kahit off the air. Kontakin natin yung Meron pa tayong 10 minutes. Makakausap natin siya. Kumustahin natin siya naging buhay niya sa abroad. Kasi mukhang umuwi siya pero meron siyang, kumbaga nagreklamo siya sa labor. Doon. Tingnan natin kung gaano kahirap magreklamo at paano masosolve ang problema. Habang tinatawagin niya si Randy Castro, naku, nagkaroon ng train crash sa Spain. Nakita ko to sa Facebook, sa YouTube, no? Kung gaano, ilan ang namatay? 78 at marami yung sugatan. Buti na lang walang Pinoy. Nakita ko rin yan eh, talaga namang... Alam mo ba gano'ng kadami yung mga OFW? Naputol yung train, ha? Oo, naputol. Panoorin nyo. Kaya maganda talaga sa Facebook. Ang bilis, ano? Ang bilis. Makikita mo lahat yung mga nangyayari around the world. 52,000 pala yung mga OFWs dyan, mga Pinoy sa Spain. Galing na kaya silang mag-ano? Nosotros? So, ano sila? Habla Espanyol. So, sabi ng DFA, nakausap na niya yung ambassador ng Pilipinas doon na si Ambassador Carlos Salinas na nasa Madrid at mabuti na lang daw. So far, walang Pinoy na nakasama sa trahedya kung saan 131 daw ang sugatan, 78 ang namatay. Tingnan natin yung mga nasa ospital kung may namatay pa. Hindi pa tayo updated kung ilan. Ano kaya yun? Ano? Talagang error nung driver? O... Pero 30 years na rin siyang nagmamaneho doon. Eh bakit ang... Kung titignan mo doon sa kuha, ang bilis ng takbo niya. So ang namatay, may mga foreigners din. May kurbada. Mga Amerikano, 4 na foreigners ang namatay, US, no? Italian, Mexican, and taga-algebra. Okay, si Randy Castro, makakausap natin, may problema tungkol sa overtime pay na hindi natanggap. Siya ay nasa probinsya siya. Magandang gabi, Randy. Ito si Tita Lou Medina, kasama natin si Kuya Bai. Kumusta, Randy? Randy? Hello po? Yes, Randy. Nasaan ka ngayon? Randy, nasaan ka ngayon? Hello po? Hindi mo ako marinig. Nasaan ka ngayon, Randy? May hina ang signal mo, pero ikaw naririnig kita. So, Randy, nasaan ka ngayon? Sa probinsya? Saan probinsya? Ang pupunta ngayon sa probinsya po. Saan daw siya? Sige. Okay, anong naging problema mo sa Saudi, Randy? Pakikwento nga. Bali lang yung problem ko po kasi sa Saudi po. Yung una po, okay lang po yung naging trabaho po. Then yung mga top yun po. Talaga mahirap yung signal. Parang punta ko dyan. Ako rin. Sa awi-awi po kasi din. Ayun po, kasi sa lang po kung baka kung
Tawagan natin ulit si Randy. Medyo hindi ko maintindihan pero sayang. Oh, Chappy, ang Chappy ang dating ni Randy. Tawagan Chappy, natin Chappy, ang Chappy. Ang Chappy. Ang Chappy, Chappy. Si ano, Chappy. Ang Chappy ko. Ang Chappy. Okay, ulitin natin. Sayang, no? Ang problema niya, hindi niya nakuha yung kanyang overtime pay. Galing siya ng Saudi. Kumustahin natin ang naging buhay niya sa Saudi. Kaya gusto ko siyang kausapin. Kumusta? Ikaw, ito na kausapin ko. Ay, malungkot. Malungkot talaga. Pero sa ngayon naman. Pero nung panahon mo kasi wala pang Facebook. Wala pang Facebook. At wala pang email. Cellphone nun. Wala pang cellphone nun. Ilang taong ka na? Oo. Huwag mo na itanong yan. Ilang taong ka na ba ito? Ay, aminin ko siya 62 na ako sa December. Mas matanda ka pala sa akin. I'm 54. My God, we're old na. We're old na. Okay, kailan naman tayo nag-umpisa rito sa Eagle? Oo nga, pioneer. Okay, balikan natin si Glenn. Ah, si Glenn. Si Randy Castro. Randy, okay ka na? So, tanongin kita, ilang taon kang nagtrabaho sa Saudi? Bali, wala ka sa Saudi, naka 8 months lang po. Anong trabaho mo doon? Sa fast food. Service crew? McDonald's? Anong fast food? Anong fast food? So, wala pa siyang 1 year. Magkano naman ang nagastos mo pagpunta doon? Dali ko ng mga 30,000 lang po. Ah, okay. So, bakit ka nagka-problema sa... Bakit ka nagka-problema sa trabaho? Bakit ka nagka-problema... bakit ka nagka-problema sa trabaho? Dali ko sa siya yung mga sa mga buong Pilipino po. Ay, nagkaroon po kayo ng may understanding po. Kaya, after moment, nagkaroon po ako mag-sorry sa kanila. Eh, hindi naman ko nila in-accept. Ano pa yung mga pagkakasin na nga po ako. Tapos yung mga tama ko po ilang okay. Sige. Oo nga. Hindi ko masyado maintindihan. Mukhang napakalayo ng probinsya ni Randy Castro. Pero nag-email kasi yan sa akin. Kaya lang masyado maiksi ang email niya. Sige, maraming salamat ha. Maraming salamat. Kasi medyo ma... Ito. Andito po ako sa Pinas. May pending case po ako sa Saudi kasi hindi binibigay ang bayad ng overtime. Baka naman pwede niyo akong tulungan na makuha sa agency na hindi nabayaran. Kaya lang po ako nakauwi dahil nag-labor po ako sa Saudi. Ito po ang contact number ko. Ayun, medyo mahina yung communication. Pagkaraniwang nangyayari sa Saudi yan, kapag ka nadidelay ang sweldo, hindi nabibigay ang back pay, hindi nabibigay ang overtime, magle-labor ka. But, labor meaning pupunta ka sa... Kasi labor, sa Department of Labor. Oh. Yun, nag-labor. Pupunta ka. Ngayon, ang gagawin naman doon, kapag nadinig din yung mga ano mo, no, na-reglo na, halimbawa, naibigay naman yung sweldo mo, pero yung mga overtime hindi ibibigay, pauwing ka na. Ang bilis naman ng pag-uwi mo. Pauwing ka. E di pa paano yung overtime? O, hindi nila makakukuha yun. O, isang taon yun. Ngayon, ahabulin na lang nila yung recruitment agency. Sa POA pa rin nating yan. Mm-hmm. Okay, meron na lamang tayong 4 minuto bago mag-alas 9 ng gabi. Every Saturday ay napapakinggan nyo ang programang Gabay ng OFW. Ito sana, ito, yung una kong tanong kanina, can you please extend help to my nephew? Di siya makauwi, mag 1 month na, nag-expire ang kontrata niya, wala siyang ikama, hindi siya makalabas. Ang pangalan niya ay Virgilio Baxa, ang address niya, bakit P.O. Box? Damam. 31451 Saudi Arabia. Wala naman talagang address doon, puro PO box lang. Puro PO box. Mm-hmm. Iba nakakalito 'yun. Hindi, talagang bawat negosyo ron, bawat bahay, meron kanila kanyang PO number? Box. Oh, 'yun lang ang talagang address nila. Okay, ang local agency niya ay Sunway. 'Yun. Okay, so pag pala wala kang ikama o yung ID na tinatawag, yung pinaka sedula mo doon o yung ID mo. Ako nung araw kasi 2 taon ako unang ikama doon eh. Pero lumalabas ako. Ang ginawa nung pinagtatrabaho ko, yung Gasim General Hospital, binigyan ako ng ID ng hospital. Pwede na yan. Yun ang naging parang ikama ko. Ah, pwede. Ikama po ay parang pinaka-ID. Ganun ba sila ka, ano? Kaya, kasi pagpasok mo ng Saudi, confiscado yung ano eh, yung passport mo. Ng amo mo? Ng amo mo. Ay, mali naman yun. Hindi. Yun talaga regulasyon doon. At pero mali yun. Papalitan nyo ng ikama. Ah, pero alam ko mali yun. Wala dapat tumawag ng passport mo kundi ikaw lang.
Parang pag-aari mo yun. Eh. Oo, dapat oo, pero hindi. Hindi ka nila papayagan. Pauwing ka. Pauwing ka talaga? Pauwing ka talaga. Alam pag hindi mo sinurrender yun sa employer, kasi papalitan ng ikama yun ng employer. Pero ang alam ko, ang regulasyon dyan, walang iba makakahawak ng password. But unfortunately, sila nasusunod. Sila nasusunod. Wala tayo. Tama. Oy, next week, pag-usapan natin, hindi lang pala mga domestic helpers o mga household service workers, saan ang tawag ngayon? Hindi na DH. Ay, hindi na DH. Oh, kasi hindi masyadong magandang pakinggan. Hindi na DH or Japayuki. Level after. Level. Medyo social na. Parang social mga na. Squatters. Oh. Kanina naalaman ko sa DILG sa guest namin. Ang tawag ngayon sa mga squatters, ISF. Informal Settler Families. Informal, ang social informal na. Informal Settlers. ISF. Parang kapag mayaman ka, ang tawag sa'yo slim. Kapag mahirap ka, ang tawag sa'yo. Payat. Payat. Kapag mayaman ka, tawag sa'yo, special child. Pero pag mahirap ka, abno. Joke lang po. Diba? Kapag mahirap ka, ang tawag sa'yo. Bakit nga ba ganun, ang lipo na? Oo nga. Pag mahirap ka, ang tawag sa'yo, kerengking ka. Pero pag mayaman ka, liberated. O, diba? Social. So ngayon, ang mga tawag sa mga informal settlers nga yung mga informal settlers family. Oo. So pag-usapan natin mga nurses na inaabuso rin pala sa abroad, hindi lang mga domestic helpers o household service workers. Pag-usapan natin yan next week. At kaya bakit kailangan ng Germany ang mga nurses? Kaya nga dyan, kahit sa maikling pa na pagkakataon na, pinapayuhan natin. Sa Saudi, kung dito sa Pilipinas, bilang lalaki, paunahin mo babae. Ladies first. Doon? Diba? Doon, hindi. Pagkapasakay ka ng taxi, kung kayo mag-asawa, ikaw na lalaki unang sasakay. Ay, gusto ko pa rin sa Pilipinas. Ganon. Pagka bababa ka, babae ang unang mong pababae. Ah, bago ganon. Lalaki. Baka mamaya, halimbawa ako, kasama ko asawa ko, bumaba ako, itatakbo yung taxi, wala na ako asawa. Ganon ba? Dapat pala meron ka mga travel tips sa mga puntang Saudi, no? Eh, marami nangyari nung. Ganon talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi pa naman ako nawawala sa Saudi yung tinatawag na Badu. Anong Badu? Yung mga hindi nakapag-aral na Saudi. Ano ba Badu? Badu. Badu. Palagi, no? Eh, yung problema doon, gumagawa ng kaalibadbaran yung mga yun ang hindi inaalintana ang batas. Ay, maraming Pinoy na ganyan, mga pasaway, kahit sa mahigpit. Pasaway. Kung baga sa Saudi, yung mga Badu, pasaway yun. Oo, kaya sila napapauwi. Okay, nakula, ating oras. Sige, pag-usapan natin next week, yung pong mga naaabusong kababayan natin, mga nurses, hindi lang pala. At saka yung tamang pag-iingat, yes. Para hindi maging biktima ng pang-abuso. Yes, papano. Sana makasama natin si POE Edwin. Actually, lagi naman siya nakakausap by phone. Mm. Pwede siyang tawagan sa kanilang opisina, bibigyan namin next week mga phone number. Na at least nasagot natin yung mga katanungan ng mga kababayan natin at nabasa natin yung mga sentimento ng mga kababayan natin sa Taiwan. At next week ko na lang po ikukwento kung bakit kailangan matuto ng English sa mga pupunta na magtatrabaho at mag-a-apply ng permanent residency sa Canada. Yan. Obligado kasi. The government requires. Oo, at hindi ba sa English? Dapat may American twang? Oo, di ba? Turuan kayo dyan. Pasado ko ng IELTS. Dako, ang gasos kaya. Oo nga. Dito pala pag-aralan na natin yan. Okay, maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong gabi. Siyempre, si Quincy Jones, ang aking executive producer, si Jim Ramos. Kuya Bay Hilario, maraming salamat. Magandang gabi. At siyempre, si John Paul Musa. Ito po si Tita Lou Medina, magandang gabi sa inyong lahat. At sa ating mga sponsors, ang ating oras, 9 o'clock. Time check brought to you by SSS, OFW, believe kami sa inyo. At maraming salamat din sa Philippine Health Corporation, Insurance Corporation. PhilHealth. Bye! Gabay ng OFW International, isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Aguila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. It's a anig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline
0917-893-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. May bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. Weh, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre! Eh si Aling Guring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa! Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama! Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Hey! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph.